Magandang tanghali po sa ating lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Pastor Windsor Cabrera. Bumabati sa inyo ng magandang tanghali sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa Pilipinas. Kung kayo man po ay kumakain na ng inyong lunch o hindi pa, samahan niyo po tayo sa loob ng 30 minutes na pagbibigay ng word of encouragement para sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, at para sa lahat ng mga apektado ng nangyayaring COVID-19 na pandemic na disease. At samahan niyo din po ako sa pananalangin, because we believe there is power in prayer. We believe na kapag nagkaisa tayo sa panalangin, wala pong imposible sa Panginoon. At ito ang kanyang pangako, if we boldly approach the throne of grace, we will find help in times of need. Hebrews chapter 4 verse 16. Kaya sa oras na to ay mananalangin po tayo ulit, pero pupunta muna tayo sa salita ng Diyos. At ang aking message ngayon ay the power of endless life. Ang kapangyarihan ng buhay na walang hanggan. At ang ating scripture ay matatagpuan natin sa Hebrews chapter 7 verse 16. Nakasulat ba sa Bible yung salitang endless life? Yes, ano? Hindi lang endless love, kundi endless life. Sa Hebrews chapter 7 verse 16, sabi niya dito, umpisa natin sa 15. For it is yet far more evident that after the similitude of Melchizedek, there arises another priest, who is made not after the law of carnal commandment, but after the power of an endless life. For he testifies, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Mga kapatid, yung priesthood after the order of Melchizedek has the power of an endless life. Verse 16, no, sabi niya, after the power of an endless life. Basahin po natin sa Tagalog. Ganito po naman ang nakasulat sa Hebrews 7:16. Umpisan din natin sa 15. Lalo pang naging maliwanag na pinalitan na ang mga paring mula sa lahi ni Levi nang nagkaroon ng ibang pari na gaya ni Melchizedek. Naging pari siya hindi dahil sa lahi niya ayon sa kautusan, kundi dahil sa makapangyarihan niyang buhay na walang hanggan. Sapagkat ito ang sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay pari o saserdote magpakailanman katulad ng pagkapari ni Melchizedek. Dito ho sa Hebrews chapter 7 ay makikita natin na yung priesthood ni Jesus Christ ay hindi ayon sa kautusan, kundi ito ay ayon sa Espiritu. Ikinumpara ito sa priesthood ni Melchizedek. Nang sabi niya, ang kanyang pagiging priest, ang ating Panginoong Jesus, yung kanyang pagiging priest, pagiging saserdote o kay pare, ay hindi ayon sa kautusan, kundi ayon sa walang hanggang buhay. No? The power of an endless life. Ang Panginoon ay merong power for an endless life, bagay na ikinumpara siya kay Melchizedek. Bakit? Sino ho ba si Melchizedek? Well, ang Old Testament priesthood ay nag-umpisa po mula sa lipi ni Levi, at pagkatapos sa panahon ni Moses ay na-establish yung kautusan, at ang mga Levi sa kanila po nag-umpisa yung priesthood. Pero yung priesthood ni Melchizedek ay kakaiba ho. There is a power of an endless life. Sino ho ba itong si Melchizedek? Mga kapatid, out of nowhere, sa history ng mga patriarchs, kay Abraham, Isaac, Jacob, sa panahon ni Abraham, mababasa natin sa Genesis chapter 14, basta
bigla na lang siyang sumingit sa history na nasalubong siya ni Abraham sa Genesis chapter 14. At pagkatapos ang sabi dito, si Melchizedek ay hari ng Salem. Yung Salem po, yan yung Jerusalem. At tinawag siyang Melchizedek, nang ibig sabihin ay hari ng katuwiran, King of Righteousness. Salem means peace, kinuha yan sa salitang Shalom. At yung Sedek o kaya Sadok ay galing yan sa salitang righteousness. Kaya he is King of Peace and he is King of Righteousness. At siya ay hari ng kakaiba po ito, because this is a king-priest ministry. Isa siyang king at isa siyang priest. He is the King of Salem and he is the priest of the Most High God. Nasalubong siya ni Abraham. At si Abraham, mula sa kanyang mga pagpapala at biyaya, nagbigay siya ng 10% kay Melchizedek. So makikita niyo po, kahit yung tithes ay not necessarily under the law, before the law, meron na pong tithing, at ito'y ginawa na ni Abraham sa panahon ni Melchizedek. Basahin po natin itong Melchizedek para may idea tayo bakit tinawag na meron siyang endless life. Sa Hebrews chapter 7, 1-3, itong si Melchizedek ay hari noon ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pauwi na si Abraham mula sa pakikipaglaban sa mga haring nilupig niya, sinalubong siya ni Melchizedek at pinagpala. Pagkatapos, ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapu ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran. At dahil hari siya ng Salem, nangangahulugan na siya ay hari ng kapayapaan. Verse 3 is a very powerful verse. Ito pong nakasulat sa verse 3. Walang naisulat tungkol sa kanyang ama at ina o maging sa mga ninuno niya, at wala rin naisulat tungkol sa kapanganakan niya at kamatayan niya. Katulad siya ng anak ng Diyos. Ang pagkapare niya ay walang hanggan. Mga kapatid, the whole Hebrews chapter 7 speaks mostly of Melchizedek. If you can find time, please read the whole chapter of Hebrews chapter 7. Ang nakasulat po dito, out of nowhere, mula sa pakikipaglaban ay nasalubong ni Abraham si Melchizedek, nang sabi ay hari ng Salem, at ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay hari ng katuwiran. Kaya siya ay isang taong, isa siyang pari at isa siyang pari, at siya ay matuwid at siya hari ng Salem o kay kapayapaan. At nung masalubong niya si Abraham, nirelease niya ang blessing kay Abraham, pagpalain ka ng kataas-taas ang Diyos. At si Abraham naman, na-recognize niya kung sino si Melchizedek, the king priest, at ito'y ibinigay niya ang kanyang ikapo. And then sa verse 3, nakalagay dito, wala daw record ng kanyang mga magulang at walang record ang kanyang kapanganakan. There is no record of his birth and there is no record of his death. Not necessarily na ang ibig sabihin ay hindi siya pinanganak at hindi siya namatay, but walang record ng kanyang pagkapanganak at walang record ng kanyang kamatayan. Basta sumingit na lang siya sa history nung panahon ni Abraham at bigla siyang nawala. Walang record ng kanyang kapanganakan, walang record ng kanyang kamatayan, and he has the power of an endless life. Hallelujah. Two things. Meron pong dalawang opinion. May mga dalawang pananaw tungkol sa kung sino si Melchizedek. Una, merong pananaw na siya rin yung Shem na anak ni Noah. Sapagkat si Noah, sila ay galing sa yung tinatawag na pre-diluvian age, ng mga panahon na ang hahaba ng buhay ng mga tao magmula kay Adan hanggang kay Noah, ang kanilang buhay ay almost
1,000. At bago dumating ang baha, ganun ho ang buhay nila, ang hahaba ng kanilang buhay. Almost 1,000. Yung isa sa kanila, si Methuselah, ay 969. No? Halos lahat sila ay 900 plus, except for Enoch, na bigla na lang nawala sa at a very young age. Pero mga kapatid, yung mga lahing yan, bago baha na mahahaba ang buhay, walo sila na na-transfer from the pre-diluvian age o panahon ng wala pang baha at nalipat sa post-diluvian age. Si Noah, tatlo niyang anak, misis niya, tatlo niyang manugang. Ayon sa history, si Japhet ay napunta sa Europe, si Ham ay napunta sa Northern Africa, at si Shem ay nagpunta sa Asia. Most likely siya nga yung Salem, but because Salem is Jerusalem, part ng Middle East. Pero yan ho ay isang pananaw lang. I'm not saying na yan ay tama o yan ay hindi tama. Ang sinasabi ko lang, yan ay isang pananaw. Sila ay galing sa lahi ng mga tao nung panahon na wala pang baha, na ang kanilang buhay ay mahaba. Merong isang Jewish book, libro ng mga Hudyo, na nagsasabi, etong si Shem ay nandoon pa, umatin pa sa libing ni Abraham. Galing siya sa panahon ng mga mahahaba ang buhay, nalampasan niya yung baha, at pagkatapos ay nagpatuloy siyang naglingkod sa Panginoon. So there is an opinion of many na most likely siya yung naging Melchizedek, kasi wala nga siyang record ng kanyang kapanganakan doon sa panahon ni Abraham at sa kanyang kamatayan. Well, yan ho ay isang opinion lang. Another opinion is this. Maybe this is a case of what we call Christophany, o kaya the appearing of Jesus Christ in the Old Testament. Because ang ating Panginoong Jesus, bagamat nabanggit siya, nandito siya sa New Testament, from time to time in the Old Testament ay nagpapakita siya. So there is also a belief na pwedeng siya ang ating Panginoong Jesus na nagpakita kay Abraham at tumanggap pa ng kanyang ikapo. Well, yan ho ay isa pang pananaw. Or magpunta na lang tayo dito sa pangatlong pananaw. Maaring hindi siya ang Panginoong Jesus, maaring hindi nga rin siya si Shem, but let us just leave it there. Isa siyang tao na hindi kilala ng marami, na nagpakita na lang sa history, na recognize ni Abraham at biglang nawala. Isang tao na walang record ng kamatayan, walang record ng kapanganakan. He is a man of an endless life. Hindi ko rin sinasabi na hindi siya namatay o hindi siya pinanganak. Ang sinasabi ko lang, ang sabi ng Biblia, the priesthood of Christ is compared to Melchizedek, who has the power of an endless life. Hallelujah! Mga kapatid, mula nung unang panahon pa, ang tao ay takot sa kamatayan. And man, since the very beginning of time, has always been in search of immortality. Naghahanap sila ng solution para ang tao ay hindi na mamatay, sapagkat wala nga naman gustong mamatay, no? They want to live an endless life, but they fail. Sapagkat kahit sinong marurunong na tao, kahit gaano kahaba ang buhay, mamamatay pa rin. Ano kaya ang inaasahan natin dito sa tinatawag na endless life? Well, mag-umpisa po tayo sa Panginoong Jesus. Dahil sa Panginoong Jesus, we have endless life. Ang sabi niya sa John chapter 3 verse 16, ganito na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo, kung saan ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kung ang sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Endless life.
Sa English, tinawag itong eternal life, everlasting life, walang hanggang buhay. Ang ibig sabihin nito ay hindi yung hindi na tayo mamamatay sa lupa. Ang ibig sabihin nito, I believe it has something to do to give you life even after death. Death is not the end. It is just the beginning of eternity. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng iba. You drink, you dine, and dance because tomorrow you die. Magpakasaya ka na, total mamamatay ka na rin lang. No. Mga kapatid, there is life after death. At sa mga taong may tiwala sa Panginoon, God will give you endless life. Dito sa lupa, at kung mamamatay tayo, meron pa rin tayo pagkatapos ng kamatayan. Si Martha nga, kung balikan natin yung ating napag-aralan, nirebuke siya ng Panginoon. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Sa John chapter 11:25, Martha, I am the resurrection and life. He who believes in me will never die. He who believes in me, though he die, he will live again. There is an endless life waiting for everybody who trusts in the Lord. John chapter 10, verse 10 is also a very powerful verse. Ang sabi niya doon, the thief comes but to steal, to kill, and to destroy. I have come to give you life, life more abundantly. Alam niyo ho, yung life na, yung salitang life doon sa John chapter 10, ay hindi ho yan kinuha doon sa Greek word na bio, kasi bios means human life. Alam niyo po, ang kinuha doon na word ay zoe. Nang ibig sabihin ng zoe, the very life of God. Yung buhay na ibibigay daw sa atin ng Panginoon na masaganang buhay ay base sa buhay na buhay mismo ng Diyos. The very life of God ilalagay niya sa iyo. Hallelujah! God's life, yung kanyang life, the very life of God, ilalagay niya sa'yo. Paano nangyari yon? Ganito ho, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas, meron tayong buhay na walang hanggan. Paano nangyari yon? Ganito ho, nung tinanggap natin siya, pumasok sa atin ang Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person of the Trinity. The Holy Spirit is the power of God. The Holy Spirit is the life of God. At nung tinanggap mo si Jesus, meron ka ng Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Bible, we become the temple of the Holy Spirit. Ang Espiritu ng Diyos, yun din ang buhay ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos na nasa ating buhay na ngayon. I want you to listen carefully and intentively. The very life that you have today is the very life of God. Hallelujah. Ang Diyos mismo, ang kanyang buhay ay ibinigay niya sa atin. Kaya nga, tayo nga ay naging templo ng banal na Espiritu. Romans chapter 1, a powerful verse. Ang nakalagay doon, the surging resurrection power of the Holy Spirit is the same Holy Spirit who raised Jesus from the dead. Is the same Holy Spirit who will strengthen your mortal body. Yung Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay, yan din daw ang Espiritong nasa iyo at yan din ang Espiritong nagpapalakas sa iyo. Kaya nga, kahit napagod ka, kaya na kahit nanghihina ka, kahit marami kang problema, merong kalakasang nandyan sa loob, kalakasang nanggagaling sa Panginoon. It is the surging resurrection power of the Holy Spirit inside of you, inside every believer of God. Kaya kapag ikaw ay mananampalataya, you have an endless life in Christ. Ang problema, hindi mo lang alam. Pero kung magbabasa ka ng Biblia, makikinig ka ng salita ng Diyos, makikita mo yan, pangako ng Panginoon. Hindi ito isang bagay na walang kabuluhan. Mga kapatid, makabuluhan ito, powerful ito, may bisa ito. Kung babasa,
First Corinthians, sa nakalagay doon, the last enemy to be destroyed is death. 1 Corinthians 15:26. The last enemy to be destroyed is death. That is our last enemy. Death. Pero doon sa cross, nakalagay din sa Biblia, Hebrews chapter 2 verse 9, is si Jesus, kaya nga siya nagkataong tao. Kasi